ang pinakamalalim na butas sa buong mundo ay dali-dali ang isinara ng mga siyentipiko matapos may madiskubre sa kailaliman nito at natagpuan din daw nila ang ebidensya ng pagbaha sa panahon ni Noah. Kaya't sabay-sabay nating alamin ano nga ba ang kanilang natuklasan sa ikalaliman ng mundo at gaano nga ba kalalim ang hukay nila. Noong pa man tayong mga tao ay mausisa na at hindi natatapos ang pagnanais na galugarin ang mga bagay-bagay at mga lugar na walang katiyakan. At magmula nga noong marating na natin ang kalawakan ay mas lalo pa nating pinaigting ang pagtuklas sa mga sikretong nakabaon sa panahon dito sa ating mundo. Ang space exploration ay ang mas pinagtuunan ng pansin ng mga tao dahil sa kompetisyon sa pagitan ng Cold War rivals ng US at USSR kung sino ang unang magiging superior pagdating sa space exploration. Ngunit hindi doon natapos ang kompetisyon ng dalawa dahil noong late 1950s, nagsimula silang maghukay patungo sa ikabuturan ng daigdig upang tuklasin ito. Noong 1958, ang US ay nagkaroon ng magandang progreso nang sinimulan nila ang Project Mohol sa bahagi ng Dagat Pasipiko, di kalayuan sa Guadalupe Island, Mexico, na pinubuo ng grupo ng mga scientists at mga engineers na tinatawag na AMS o American Miscellaneous Society. Gamit ang isang Class 1, isang oil drill ship, umabot ang lalim sa 600 feet o humikit kumulang 60 palapag na gusali, ngunit nahinto ito paglipas lang ng 8 taon nang putulin ang pondo ng nasabing proyekto. Pagtapos niyan, ang Soviets naman ay sumubok at nagsimulang maghukay sa Pechensky District noong May 24, 1970 at ang kanilang target na lalim ay 49,000 feet o humigit kumulang 2 magkapatong na Mount Everest. Ngunit habang abala ang mga Russians, ang mga Americans ay nagkaroon muli ng progreso. Ang Lone Star Producing Company ay nagsimulang maghukay sa paghahanap ng langis sa Ouachita County, Oklahoma noong 1972. Sa kasagsagan ng paghuhukay, nakaranas sila ng matinding pressure sa ilalim na umabot ng 25,000 PSI. Walang hydrocarbons na natagpuan hanggang sa maabot nila ang molten sulfur deposit na tumikas at bumalot sa kanilang drill steel dahilan upang ang mga ito'y mapilipin lipit at makalas sa ibabang bahagi. Umabot ang lalim ng kanilang butas ng 31,440 feet na tinawag nilang Bertha Roger Holes at idiniklarang deepest man-made hole hanggang sumapit ang ika-anim ng Hunyo 1982 nang malagpasan ito ng Soviets. Ang Kola borehole ay mayroon lang na 9 inches diameter at pinangalanan nilang SG3. Pagsapit ng 1983, umabot na ang lalim nito sa 39,000 feet o humigit kumulang 10,000 feet na mas mataas sa Mount Everest. Nang maabot na nila ang ninanais na lalim, nagsimula na silang magbaba ng mga kagamitan. Ngunit pansamantalang itinigil ang operasyon sa loob ng 1 taon nang nagbukas naman ng oportunidad sa mga tao na bisitahin at personal na masaksihan ang pinakamalalim na butas sa mundo. Lumipas ang 1 taon at nagpasya na nga ang mga researchers na magbalik operasyon. Ngunit naging mahirap na ang lahat sa pagkakataong ito dahil sa ilang problemang teknikal. Ngunit hindi sumuko ang mga researchers at nagdesisyon na sarhan na lang ang naunang butas at nagbutas na lang muli ng panibago noong 1986 at sa pagkakataong ito, umabot sila sa lalim na 23,000 feet o mahigit 8 pinagpatong-patong na Burj Khalifa
at pagsapit noong 1989, nalampasan na nila ang naunang record at umabot sila sa lalim na 40,230 feet o 7.6 miles at inasahan nila na aabot sila ng 44,000 feet kung ang lahat ay magiging maayos. Ngunit pagsapit noong June 1990, nagkaroon ng problema sa ikatlong butas kaya inumpisahan ang paghukay ng ikaapat na butas noong January 1991 na natigil noong 1992 sa lalim na 38,893 feet. Makalipas ang dalawang taon, sinimulan nila ang ikalimang butas. Pero sa kasagsagan ng kanilang paghuhukay, mga 4 na milya mula sa ibabaw ay may kung ano silang natuklasan na hindi nila inaasahan at labis nilang ikinagulat, nagpatuloy sila sa paghuhukay. At nang maabot nila ang lalim na 6 na milya, ay natuklasan nila na may tubig na dumadaloy na ayon sa mga geologists, hindi nila inaasahan na may tubig pa sa ganitong lalim. Kaya ayon sa iba, ito marahil ang magpapatunay na ang baha o ang The Great Flood noong panahon ni Noah ay hindi gawa-gawa lamang. Ngunit ang paliwanag naman ng ilang eksperto sa kakaibang phenomenon na ito ay nangyayari dahil ang matinding pressure kung saan ang oxygen at hydrogen atoms ay lumalabas sa mga bato sa ilalim at ang mga impermeable rocks ay siyang nakaka-absorb ng mga tubig na siya nilang natamaan sa paghuhukay. Habang sila ay lumalapit sa kailaliman ng ating daigdig, ang temperatura ay 80 degrees Celsius na mas mainit sa kanilang inaasahan at napakabilis ng pagtaas nito na umabot na sa 180 degrees Celsius. Idagdag pa dyan ang mga bato sa ilalim ay hindi na ganoon kasolido dahil sa sobrang init. Paglipas ng mahigit 2 dekada, ang mga researchers ay napagdesisyonan na itigil na lang ang paghukay dahil hindi na kayang tumagal sa ganoong kondisyon ang kanilang mga kagamitan. Ngunit bago nila tuluyang selyuhan ang Kola Super Deep Borehole, ay muli nilang pinalikan ang bagay na kanilang natuklasan noong mga nasa 4 na milya pa lang ang kanilang lalim. Ito ay isang microscopic plankton fossils. Nasa maayos pa itong kondisyon at tinatayang humigit kumulang 2 bilyong taon na ito. 1995 nang tuluyan ng takpan ang Kola Super Deep Borehole dahil sa kakulangan na rin ng pondo. Sa kasalukuyan, itinuturing itong environmental hazard at nananatiling deepest man-made hole, ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang paligsahan patungo sa kalagitnaan ng ating daigdig.